And opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanos Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, panatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaaman. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaaman. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Ako naman si Master Judea. Ako naman po si Barrio Sablers, Danjan. Yes, at ito naman po si Boss Dada. Ako, magandang gabi mga Banateros. Siyempre, bago ang lahat, mag-ano muna, shoutout muna tayo sa ating subscriber. Sino yan? Na si General Nick Torre. Uy! Subscriber natin, sir. Like and share. And hit the notification bell para lagi kang notified sa tuwing naka-live ang Banateros Brothers at si Brothers Travelers. Yan. Diba? Naka-subscribe siya sa'yo, ha? Naka-subscribe siya sa atin. Kailan na nga pangalan niya? Sa katunayan, na-play nga niya yung isa sa mga vlogs natin doon sa Senado, sa Senate hearing. At medyo sumama ang kanyang loob. Na inyo siyang tinatawag na diwata. Grabe naman kasi kayo. Tinatawag niyo siyang diwata. Boss. Pero may kasama tayo ngayon. Si, ayan. May kasama tayo ngayon. Siyempre, si Sir Jason San na nandiyan via Zoom. Ang pinakamalupit at number one sa listahan ni Nick Torre sa mga aarestuhin niya. Ayan, si Sir Jay. Sir Jay! Ay, kumusta kayong lahat? Isang mapagpasensyang gabi sa lahat ng mga manonood ninyo. At isang karangalan na maging bahagi ng Banateros, the true media practitioners of the modern times. Ano po masasabi nyo, Sir Jay, na dalawa kayo ni Brothers Travelers na nasa unahan ng kanyang listahan sa magiging magkakosa? Sila ba nasa unahan? Sila. Ikaw ang pangatlo? Wala ako. Hindi. Ang nasa alisa, nung unang command conference na ginanap ng alas 7 ng gabi, no? Ang nasa lista, number 1, si Atty. Turion. Tapos number 2, ako. Pero nung magkaroon uli ng command conference ng alas 12, ang number 1, si Darwin. Ako na yun. Ayun na yan. Si Boss Dada. Tapos number 2 si Brothers Travelers. Patay tayo dyan. Pero nung umaga na, nung nagising na sila, wala nang pili. Lalo na basta yung daw pinakamataba na mukha pang bata, yun ang unahin. Nako. Sino yun? Sino yun? Jay Guevara yun. Sino yun? Kasi paikot-ikot dito eh. Wala. Kasi ang lakas daw mga laska dun sa CDM line. Ikaw nga yun. Ikaw yun. Pero ewan ko, bakit masyado naman kasing mga balat sibuyas itong mga to? Dapat maximum tolerance, mga ganyang asar-asaran. Siguro dapat i-upgrade, Sir Jay, yung kanilang i-update yung kanilang training. Meron dapat kayong natutunan doon. Sa susunod, wag kayong magsasabi kapag ka nakakita kayo ng hindi kagandahan lalaki na pinagsilihi sa sama ng loob. Ang problema eh. Pero ang kagandahan dito, Sir Jay, ang kagandahan dito, walang nasaktan kahapon, di ba? Yun ang pinagpapasalamat natin. Walang nasaktan. Pero at syempre, congratulate din natin muna itong mga taga Kingdom of Jesus Christ. Yeah. 16 days we endured. We endured yung 16 days. Freedom! Yes, napag-kubkob dito sa ating compound. Matindi. Yeah. Siyempre, pag-usapan natin yung 16 days na yan.
Oy, yes, yung mabuti heartbeat. Na, mabuti na lang natapos kahapon. Mm. Kasi ang balak talaga niya kahapon, talagang maghukay dyan sa loob ng studio ng SMNI kung saan kayo naruriyan ngayon. Naku po. Ang ganda sana, baka dyan na malaglag si Brothers pag dyan siya naghukay. Oh, kasi si Brothers Travelers kahapon, kayo naman mga police, pag nagbutas kayo, huwag nyo naman takpan ng carpet kasi para kayong gumawa ng trap eh. Eh na biktima si Brothers Travelers, nalubog siya dun. Oh, kaya na baka sampahan kayo ni Brothers Travelers ng illegal possession of butas. Obstruction of the carpet. Obstruction of carpet. Actually, Boss Dada, hanggang ngayon masakit pa to. Nakaganti ka na, Tore, ha? At yung mga tauhan mo, nakaganti na, ha? Nakaganti kasuhan ka na. Kasuhan mo, kasuhan mo. Oh, hey, pero parang may hawig kayo. Ay, di ba, di ba? Hindi, si... Grabe ka naman. Hindi, guwapo to si... Sa ulay lang siguro. Mas matangkad na dihabak si, ano, si Danchan. Si Brothers. Si Danchan kasi panayang ano eh. Tsaka ano, pag inalis mo yung uniforme ni ano, ano yung puro buto-buto na yung gilid nun. Sino, sir? Si Tore. Ah. Pati mukha puro buto. Kaya nga hindi siya ano eh. Oh, pati mukha puro buto. Wala nang kaya kayo nire-reklamo eh. Wala kasi masyado yung ina. Kaya ano, mamaya, paresto talaga tayo niyan eh. Ay, bahala kayo. Ah. Speaking of ano, speaking of yung ating 16 days dito. Uh-huh. Eh, ang Banateros sa Brothers, ako, si Jay, at saka si Master Judea, at saka si Coach Oli, siguro mga 5 days before, nandito na tayo, Coach Oli, you know? At nagaan natong hayan natin, muna yung jogging-jogging. Jogging-jogging, nakita natin yan tuwing umaga, at least dalawang beses yan. With Doc Lorraine Badoy. And syempre, kasama rin natin sa mga press conferences natin, si Sir Jay Sonza. Pero hindi nyo nababanggit, si Brothers, doon siya sa Tamayo, siya yung nakadiscover nung school. Tama yun, sir. Oo, yun ang talagang ano. Hindi, tsaka Sir Jay, si Brothers Travelers, noong kasagsagan ng bakbakan dito, eh, pumunta siya at his expense, ha? Correct. Kumbaga, talagang sabi nga niya, kasi before, ano, before kaming nagkita-kita dito ngayon, magkakasama kami, Sir Jay Sonza, sa Hong Kong, eh. Ang sabi nga ni Brothers Travelers, eh, magkakasama tayo sa Saya, sa Disneyland, at saka doon sa Ocean Park. Eh, dapat, sama-sama rin tayo sa kalungkutan. Yan ang nagustuhan natin. Kaya pag-usapan natin, Coach Oli, pero yung iyong... Nangyari na to kasi history to. Oo. Tatagal to, itong usapin na ito. Tatagal to, papasok na to sa... Baka ito'y nasa, magiging libro at pag-aaralan ng mga estudyante. Pero kanina, nag-ikot-ikot ako. Ako'y natuwa dahil, ano na eh, maluwag na. Umalis na yung mga diwata, mangkukulam, at saka maligno yung lugar na ito. Nawala na. Ang linis, ang sarap ng pakiramdam. At yan po yung dinatnan natin eh, yung unang punta natin dito. Na maaliwalas yung lugar, yun. Walang pakalat-kalat, walang natutulog sa damuhan. Damuhan. No? Pero alam nyo, yung tayo pinatawag dito, tayo merong natanggap na report na susugod na sila. At first, akala ko ito ay medyo OA. Sa katunayan na, kasi kahit ikikwento ko sa inyo ito, iuurong natin. Halimbawa, ikwento ko sa inyo ito ng January, hindi kayo maniniwala na may susugod na 3,000 to 5,000 na pulis mag-i-stay dyan ng matagal, dyan magpupunta, mahahaba ang baril, tapos ang plano lang nilang hulihin ay si Pastor Kibuloy. Walang maniniwala sa inyo sa akin. Kahit ako eh, noong una, sabi ko, pwedeng sumugod. Pero yung trabaho na yun eh, pwedeng gawin ng 100 na pulis. Yung pala, totoo. At grabe ang pang-aabuso nitong mga pulis na ito. Oo, napag-utusan lang siya, nauunawaan natin, pero ang daming nalabag na batas dito. Hanggang sa huli, ay sila ay may pananakot na mananakit na. So ganyan po umikot ang ating gobyerno ngayon, yung warrant of arrest ay inaabuso na. Hindi natin alam kung kani-kanino pa yung gagamitin. Ibig sabihin, ang batas ngayon dito sa Davao, or maybe sa buong Pilipinas, ang nagiging batas ay hindi na yung ating sinasabi nilang batas ay batas. Kung hindi police government na.
bulihan na po ang nangyayari ngayon. Marami sila. May maarmas sila. Pwede silang gumawa ng kalokohan. Pwede silang maghukay. Pwede silang manakit. Pwede silang magpasok ng bomba. Pwede silang magpasok ng sigarilyo, manigarilyo dito. Pwede manggulo. Pumasok sa quarters ng mga babae. Dis oras ng gabi. Ganyan na po ang kalagayan ngayon. At ako sa tingin ko masusundan pa ito. Kasi lalong lumalaki ang ulo nitong mga itong sila Torre. So siguro simula na at abangan natin ang Banateros. Nag-aantay lang kami, may gagawin pa kami dito sa Davao, dito especially dito sa KOJC compound, pero abangan ninyo ang Banateros diyan sa Liwasan. Susunod na po kami diyan. Yeah. At sir Master Judea, ano Oy. Naman ang iyong hindi makakalimutang experience dito sa ating ano KOJ siege? Alright, so actually napakarami, no? Napakarami ng hindi natin makakalimutan ng mga experiences dito, no? Dahil katulad na sinabi ni Boss Dada, one week before the siege, nandito na po tayo at nagbabantay dahil tayo po ay naimbitahan, no? So one week before the siege, nagpo-programa po tayo dito, nagpe-press con tayo dito, at talaga namang ramdam natin yung tapang ng bawat isa, gigil na gigil lahat. Pero the day na dumating po yung panahon na yun, yung sitwasyon, talagang nagkaroon kami ng takot sa aming sarili dahil first time in our lives na makakakita kami ng ganyan karami ng mga kapulisan dyan sa kalsada na animoy para magkakaroon na ng gera. Yun. Kasi tayo sanay naman tayo sa mga pulis na nakakakita ng mga pulis na ganyan, marami, nagpupunta sa tayo sa karami. Pero ito kasi, naka-full battle gear na akala mo talaga may kukunin or makikipagpatayan sila. Yun ang nararamdaman namin ay takot. Pero inisip namin na ito dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, napaisip kami, bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari maraming pulis? Samantalang ang nasa loob nitong pader na ito, na nasa likod natin, ay mababait na tao. At yun ang nagbigay sa amin ng tapang para lumaban mula umpisa hanggang ngayon. At first day ng siege, kami po ay talagang walang tulog, walang kain, dahil kami po ay talagang nanindigan kung ano po yung dapat natin ipaglaban. I-exercise ang ating karapatan at ipaglaban ang mababait na tao na nandito sa loob. So, ako po ay na-assign doon sa likod kung saan nandoon talaga. Kaming tatlo ay na-assign doon sa likod kung nasaan yung aksyon, yung ginigiba, pinupunit yung mga yero, ginugupit yung mga wires and cables and all that. Habang nagkakaroon ng negotiation dito sa harap, nagbabato ng tear gas, nagpapasabog ng bomba doon sa likod. Pero nung panahon na yon, hindi kami natatakot dahil napakarami natin. Napakarami natin dito na naninindigan at alam natin na na tayo ay nasa tama. At dito sa Kingdom of Jesus Christ, lahat po ng katangian o lahat ng emosyon ng mga bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakita natin. Masaya, malungkot, nagiging matapang, at kung ano-ano pang emosyon. Pero ang bottom line here is that sila ay nanindigan na huwag bitawan ang kanilang tahanan, ang kanilang buhay, at ang kanilang minamahal na komunidad. Kaya kami ay naririto. Pangako namin, hindi kami aalis dito hanggat may pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At yun po ay tinupad natin kasama ang mga Banateros at yung matatapang natin ng mga kasamang vloggers. At nagpapasalamat din kami dito sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, every member of Kingdom of Jesus Christ, sa inyong pagtitiwala po sa amin. And of course, sa mga leaders, and of course kay Pastor Apollo Siki Buloy. At nawa po, matapos na itong lahat para mabalik na po tayo sa normal na pamumuhay at mabalik na ang sigla ng lugar na ito. Dahil yun naman po talaga ang ipinapakita ng lugar na ito. Sigla, kayamanan, kabaitan, kabutihan, at kabanalan. Jay, anong iyong experience dito sa KOJ siege? Iyon. Yun nga, no. Isa sa mga talagang nagpahirap sa akin dito yung siguro hindi lang sa akin, kundi sa buong Banateros. Ang nagpahirap dito ay yung isa ay yung adjustment.
Kasi ang laki ng adjustment na ginawa ko dito. At syempre, alam ko na rin na pati sa mga kasamaan ko, kasi ako mainitin talaga ulo ko eh. And tsaka yung pagdating ko nga dito, ibinago ko lahat yun. Hindi ko pwedeng dalhin dito yung ganung pag-uugali. Dahil alam ko naman na kaya nga kami nandito is para protektahan at ipagtanggol ang mga miyembro at ang KOJC compound. So tayo masama nang sobrang ano nung kapag kami pa yung ano nagsimula pa ang gulo. So yun, dun pa lang sa adjustment talagang sobrang na ano, sobrang nahirapan. At yun nga, speaking of karanasan, ang hindi ko talagang makalimutan ay yung nandito na kami nung panahon na harap-harapan na kami, harap-harapan ng mga pulis, ng SAP at ng SWAT, no, na talagang puro may mga baril at yung mga daliri nila ay nasa gatilyo na ng kanilang mga armas. Talagang papatay. Talagang papatay, hindi sila ngumingiti, talagang seryoso yung mga mata nila, talagang nakatitig lang sa amin, nakayuko yung iba. At yun nga, yung isa sa mga tumatak sa hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung may isa hong matanda na humimas kasi nakapatong ako doon sa ano eh, sa garden doon sa may JMC Plaza, may garden po diyan. So pumatong ako doon at para mapakita ko sa live ko yung buong buong puwersa ng kapulisan. So doon may humimas sa pako at nagulat ako isang babaeng matanda na nagsabi na maraming salamat at sinamahan mo kami hanggang sa huli. Yun yung sinabi niya sa akin. Doon na napatulo yung luha ko. Paiyak ako noon. Sabi ko, siguro, siyempre iba na yung ano eh. Iba na yung karanasan mo nung panahon na yun. Talagang halo-halo na. So yung awa mo sa mga sa KOJC member at yung galit mo sa ginagawa ng mga kapulisan, naghalo-halo na. Kaya napaisip ako noon, sabi ko, hanggang sa huli sasamahan ko sila at kung ano man yung mangyari sa akin, handa na ako. At isa pa, yung isa sa lalong dumurog ng puso ko, yung alam mo yun, parang 10 taon, parang ilang dekada na hindi nakapasok ang KOJC member sa katedral nila. Sobrang, alam mo yung parang sobrang talagang tumagos sa puso ko na makita sila na sobrang saya. Yung pagpasok pa lang nila, pag-akyat nila, yung wala pang ilaw, ano? Yung hiyawan, yung iyak, iba yung ano yan, may mga humahalik pa dyan sa carp, sa ano na yan, na samantalang alam naman natin na talagang inapak-apakan ng mga kapulisan yan, pero wala silang pakialam. Alam mo yun, doon sobrang talaga ako, sabi ko, grabe. Grabe talaga yung pananampalataya ng KOJC member. Kaya yung mga ginawa namin, yung ginawa ng Banateros, kung ano man yung hirap na naranasan namin, kung ano man yung kulang na kulang pa talaga. At sadyang kung maano mo lang yung ng mga KOJC member ay talagang sobrang tagus talaga sa puso mo na talagang sobrang saya, halo-halo emotion nung panahon na yun eh, no? At ayun, sobrang saya talaga nung pagkakataon na yun. So ano, partners, si Travel yan, hindi niya maranasan pagkalaglag niya. Hindi, may mga nagtatanong kasi dito eh, Jay Guevara, mga comments dito. Nung umiyak ka daw, ano daw kulay ng luha mo? Kulay blue. Joke lang. Walang ganun. Kulay blue. Okay. Talagang himala, kulay blue. Ito talaga mga nag-comment naman dito eh, seryoso tayo dito eh, kung ano na pinag-comment dito eh. Kung ano comment. Pero bago magsalita si Brothers, may nakalimutan ako gusto ko ano. Kasi nung time na sure na natin na susugod yung mga pulis, no? Kasi nakasarado na yung both lanes eh. So alam natin, eto na yung inaantay natin, totoo na to. Kasi before noon, kinuusap kami ni Ma'am Hana, sabi niya, wala po itong pilitan ha. Sabi niya, pwede na kayong umuwi. Yeah. At bantay sarado. At tutulungan namin kayo, so hindi nyo kailangan to gawin. Sabi namin,
Hindi ma'am, hanggat andito pulis, hanggat tatapusin natin to sama-sama tayo. Alam mo yung nakita ko yung mga pulis? Hindi, ito totoo to ha. Parang nagkamali ako ng sagot kayo. Matakot ka rin ba? Parang iba. No, but seriously, kasi hindi ka tao ko, hindi ka matatakot yung ganyan kadaming pulis. Correct. Mm-hmm. Biglang nag-flashback sa akin nakikita si Ma'am Hannah. Sa pelikula mo lang nakikita yun eh. Oo, yung ganyan sabi ko, ano to, gera? Totoo pala ganun kadami. Yung sinasabi ko, totoo pala. No? Pero sabi ko, hindi, pero sama-sama pa rin tayo. Yeah. Siyempre normal naman yun eh. Imposibleng makita ng ganyan, eh tapang-tapangan ka pag sinabi mong hindi ka kinabahan sa ganyang kadami. Correct. Yung, especially the first night. Correct. Natuto nga ako mag-Latin eh. Latin. Dosal ko niyan, Latin. Latin na yun. Oh, sa sobrang takot ko. Oh, totoo yun. Oh, kasi mantakin mo yung pulo-pulutong, di ba? Yung parang yung sa pelikula, yung 300. Yung parang langgam eh. Langgam. Pulo-pulo, madami. At bago natin magsalitain si Traveler, ako ulit, pudulugtong ako rin. Para kayo magsalitain, sige ko na. Ito okay. Si Brothers Travelers. Bagamat dumating kasi si Brothers Travelers dito, medyo ano na eh, nakapasok na sila dito. Pero tumawag yan sa akin. Sabi niya, Boss Dada, pupunta ako dyan. Sabi ko, sigurado ka, magulo dito. Hindi, pupunta ako dyan. Sama-sama tayong nagsaya sa Hong Kong. Hanggang dyan sa ano araw ng kagipitan, magsasama-sama tayo. Okay. Si Brothers Travelers, malupit. Okay, at pakilala muna tayo, ano, at saan ba nakilala si Brothers Travelers? Nakilala ko si Brothers Travelers, hindi lang po sa ganito. Nakilala po ako ng SMNI, December 4, tayo po yung nag-stand doon. Nag-iisang tumayo para kay PPRD at nanawagan. Ano, dumami na sila. At doon pa lang, isang kongresista, kababanggit lang kanina ni Sir Jason Sa, talagang harapan, talagang pag alam ko kasing mali, ano ho, ay talagang hindi ko pinapalampas. So, pag-usapan po natin yung aking experience po dito. Gabi po ng that time na meron na po nga nilabas na TPO, Temporary Protection Order, ang korte po ng Davao. Tapos so ang pagpasok ko dito do sa mismong highway ng Japan Friendship Highway, nakasarado po. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi po nirespeto nito hong general na si Tore yun pong temporary protection order. At doon ko nakita yun pong mating mga kababayan, mga kapatid dito sa loob ng KOGC na pinalabas ni Tore na hindi pinalabas, na nakita ko po na natutulog doon po sa kalsada. Sa gilid. Oo. At talagang hindi ko napigilan yung sarili ko na hindi naman, wala naman obstruction of justice yun na ang malayang pamamahayag ano, ay i-voice out mo ron sa harapan ng mga polis at sasabihin, kung ano man yung pinagsasabi ko ron, ay alam ko na hindi yun ay labag sa batas at wala akong ino-obstruct. Ngayon, pag ituloy po natin, nung binuksan na po nila yung kalahating daan, ano, at nakapasok na po tayo through Boss Dada at Ma'am Hana, yung nakita ko ho doon, ano, kasi ang nangyari po sa amin dito, yung experience ko dito, hindi ko naman pwedeng kumprontahin yung mga polis eh. So syempre, maglalive ako, tatabihan ko yung polis. So yung live ko, that moment na naglalive ako, pinaparealize ko sa polis kung ano yung, kung bakit sila nandito dito, pinapakita ko yung mga unlies nitong si, nitong tagapagsinungaling ng Pro 11, etong si Tore. So different yung sinasabi niya na kayo, doon nga, marami tayong naging kaibigan na mga polis at may nagsabi pa nga sa atin, karamihan sa atin dito, mga kasamahan na polis dito, mga may inuubo na, may sinisipo na. Paano hindi magkakasakit ito mga to? Natutulog po yung mga yan dito po sa damuhan, wala namang kumot, walang unan, tapos walang matinong paliguan, di ba? So, nakita ko, sabi ko, parang naawa ako dito sa mga pulis na ito, na bakit sila nandito dito? Iba't iba nga, may nakita pa nga ako ng mga taga-Fro Region 3, o yung mga taga-kababayan ko, mga Kampangan. So, ang experience ko dito, mga kababayan, na nakita ko itong mga pulis na ito, ay walang magagawa. Pero isang bagay po ang aking napatunayan.
nakita po ninyo kasinungalingan lahat yung sinasabi po nila na may mga nag-resist, obstruction of justice sa mga taga-QOJC. Pansinin po ninyo mga kabayan, ano? Ito, na-obserbahan lang namin ito. Kapag ho hindi nag-uutos itong si Tore, tahimik na tahimik po at ang mga taga-QOJC member. Every time na darating lang itong si Tore noong nakaraan, doon lang ho nabubulabog, ano ho, nade-demonize, ito ho mga kapulisan. So natataranta sila. Pero kapag hindi ho siya pumupunta rito, yung voice record lang yung pinapakinggan, tahimik lang sila at sinasabi ng mga kapulisan, sana matapos na ito, sana umuwi na kami sir. Pero isang bagay po ang nakita ko rito, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang puno po ay si Pastor Apollo Quiboloy. Ang kanyang naging bunga, yung pong nasaksihan po natin, napatunayan po natin, naging testimonya po tayo na ang buhay, na kung saan yung maging mga pulis ay nakita lang hindi po marahas itong mga pulis. Second, kung ano ang puno, ano ang bunga, ang puno ay si Tore, ang naging bunga niya ang mga pulis, kung saan nakita natin, nakataliwas ang sinasabi nila rito na walang nasaktan, walang namatay, na inire-report nila kay Bongbong Marcos. Kaya yung experience ko rito ay history, kasama po ang Banateros, history po ito. May tatala po ito sa kasaysayan na kung saan tumayo po tayo, hindi po natin iniwan ang ating mga kapatid dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Alam kong nasa tama sila, pagtama, suportahan po natin. Niyo, napakaganda naman nung mga tinura na yan ni ano pastor. Brother Stablers. Oh. Pero ako naman, bago sige, natin ibigay kay Sir Jason sa yung floor, ako na ano ko dito. Talagang nakita ko dito sa na-experience ko dito yung milagro bago kasi magsimula itong ating ano at itong pagpasok nila dito. Nagkaroon kami ng matinding diskusyon patungkol doon sa issue nga na papasukin itong Kingdom of Jesus Christ at i-serve ng mas marahas madugo yung warrant of arrest. Tinanong po ng nating lahat si Sister Nori at sinabi nga niya noon na ano na sila, handa na silang mamatay para sa property. Handa na kami mamatay, pagtatanggol namin yung property, this is our birthright, inanon namin to, ipinundar namin to ng dugot, pawis at luha, talagang ipaglalaban namin ito. Dumating pa nga sa punto na tinanong pa natin na meron ba kayong mga baril? Kasi mamamatay kayo rito para kayong mga sisiw. Sabi nila wala kaming mga baril. O ay anong gagamitin ninyo? Paano nyo ipaglalaban itong, ano, itong compound? Ang sagot nila sa akin, sa atin, you will see a miracle. Yun yung hindi natin makalimutan na sinabi. Siyempre tayo, anong milagro yung mangyayari dahil papatayin sila eh. Dahil sabi nga lahat ng humarang aarestuhin at gagamitan nila ng dahas. Eh siyempre pag sinabi mo na makikipaglabang kami, eh alam mo na magiging madugo talaga yan. So ito na nga, dumating na nga tayo doon sa punto na papasok na sila. Yung unang attempt nila na papasok, milagro na agad, Coach Oli. Kasi bigla tayong naka-receive, nakaantay tayo sa labas, bigla tayong naka-receive nung message na hindi sila tumuloy umatake kasi ang dami daw nilang nakitang mga bata sa labas. Eh kami lang naman yung nasa labas. So yun yung unang ano, yung unang-unang milagro. So sino yung nakita nila na napakaraming mga bata sa labas? Nakakilabot man, pero yun po yung totoo. And then pangalawang milagro, yung 16 days na na-endure natin. Kahapon doon sa linya na lahat tayo nagtitinginan at nagsasabi na ito na to. Kasi nandito na lahat eh. SWAT, kasi wala nang makita. Naka-cover yung mga mukha, nakasalamin. Tapos full battle gear, yung mga kamay nga nasa gatilyo. At sobrang dami mga boss ng mga nandirito. Parang kung ano, gano'ng karami yung unang araw, gano'ng karami rito at concentrated dito sa area na to. So talagang nakakatakot. Kung makikita nga natin yung mga anchors ng ano, reporters ng mga taga-SMNI, nagre-report sila, umiiyak na sila eh. Kasi talagang ramdam namin dito sa loob yung pressure at ramdam na namin na
talagang mukhang ano, mukhang magkakamatayan dito. Ang worst, hindi mo naman kayang arestuhin lahat 'yan, ang dami niyan eh. Mm. Pero palalabasin daw kasi tapos puputulan ng kuryente. So ang dami nating panawagan. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Dasal tayo ng dasal at dasal ng dasal lang tuloy-tuloy. And then na-witness natin. Bigla isa-isa naglabasan. Tapos hanggang sa nagulat na lang tayo, unti-unti, wala na sila dito. Tapos nakita natin na yung mga tao po tumatakbo papasok ng kathedral, kahit walang ilaw, nagsiksikan sila doon. Pagbukas ng ilaw, kitang-kita mo sila lahat na nagbibigay ng papuri. Tapos umiiyak. So tayo, naging emosyonal tayo nung nakita natin itong mga kaganapan na ito. Kasi isa tong milagro eh, yes, na walang nasaktan. Nandoon na tayo sa edge noong talagang alam mo na ito na yon. Kasi ang message na natanggap natin is one time, big time. Alauna, kahit anong mangyari, lahat arestuhin. Kung may humarang, bahala na. Tsaka ang mga dinala din nila dito, assault team na eh. SWAT, SAF. Oo, SWAT and SAF eh. So, milagro na na-endure natin, nanalo tayo doon sa laban, 16 days, armado at dasal. Nanaig yung dasal, mga bossing. Ako, Boss Da, naniniwala na talaga ako ngayon na yung kapangyarihan talaga ng dasal at pananampalataya. Mm. Milagro po talaga. Dire-diretso po yan. Kami po ay saksi every 3 hours, maya't maya. Talagang minsan nga yung mga polis, binababoy pa yung dasal. Nagpapatugtog ng, nagtutunog sa LRAD habang nagdadasal. Minsan, kung kailan nagdadasal, dun sila nagpapasok ng mga kontrabando nila. Oo, kung kailan nagdadasal at hindi ano nakababa ang guard ng mga taga KOJC, doon sila nagpapasok sa gate ng kanilang mga kung ano mga ipinapasok sa loob. Dito natin nalaman sa 16 na araw na to, actually lang araw tayo na dito, more than 20 days, 22 days to be exact. Nakita natin yung mga tapang ng yung talagang tapang ng KOJC, yung pananampalataya. Nakita natin yung magandang turo ni Pastor Kibuloy na ano yung magandang turo na yung Coach Oli? Kasi kahapon, nakalive ako, nakikita ko habang palabas yung mga polis, nagpapasalamat sila sa mga polis eh. Thank you. Anong dapat mong ipagpasalamat sa mga yan eh? Binaboy tayo ng mga yan sa loob ng 16 na araw. Pero agad-agad, isang pitik lang, nagbago. Naging ano sa agad sila. Parang tinanggap na agad nila na, alam mo yun, kaibigan natin tong mga to. Ako sa personal na ano na opinion, hindi ko yata ma-reach itong ganitong klase ng ano ng spiritual stability. Yung tao na araw-araw humaharas sa iyo eh biglang-biglang i-embrace mo at tatanggapin mo at gagawin mong kaibigan. Yun yung isang milagro na nakita ko. Ayan, kitang-kita niyo ngayon sa basta, street. Basta. Nag-iiyakan pa yung mga police. Doon mo makikita yung pagiging humble and humility ng mga taga-KOGC. Yeah. And yung ngayon nga, yung spiritual stability, hindi ito kaya ng ano ng normal na tao. Ako bilang isang, ako talaga mahirap hanggang ngayon eh. Dungis talaga yung uniforme sa akin. Galit ako talaga sa mga polis until now, and hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging galit sa kanila, pero feeling ko matatagalan may balik yung respeto ko. Kasi mataas ang tingin natin sa mga polis. Noong panahon ni PRD, sabi nga ni PRD sa atin, noong na-meet natin siya, di ba, hindi ako makapagsalita kasi mahal na mahal ko yung mga polis, masasaktan ko sila. Ganun eh, mahal natin yung mga polis eh. Inuna natin yung mga polis. Kesa sa mga healthcare workers at mga teachers, inuna ni PRD yung mga polis. Kaya sobrang sumama yung loob ko kasi yung polis na kapitapitagan, yung polis na dapat na nangangalaga sa seguridad ng mga Pilipino, sila pa yung talagang nang-abuso. At kitang-kita natin sa mga mata nila, attack mode talaga sila during that time eh. Yeah. Oo, at saka syempre, makikita natin talaga kung ano yung disiplina ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, yung ano, kabalasubas ng mga polis, Coach Oli. Lintik, sinalaula talaga nila yung lugar. After nito, nag-ikot, nag-sweep yung ating mga members dito. Ang dami nila nakuha, mga ihi na sa bote, yung mga palikuran, ang dudumi, yung mga pinag-anuhan na sigarilyo. Alam niyo, hindi nyo ba kayang magtiis na hindi manigarilyo? Nasa loob kayo ng banal na lugar. Sinasabi naman sa inyo na bawal manigarilyo. Talagang ano, kalunos-lunos yung kalagayan nung kingdom. Nung pinasok nila yung kingdom, mang ayos-ayos, iniwanan nila, kababoy-baboy. Talaga naman. At yung
pasalamat din tayo sa mga vloggers na nakasama natin dito, Kalaka PL. Old School. Old School PH. Yung mga nagpunta rito na sumuporta bagamat hindi sila makapasok dito sa loob dahil hindi naman lahat may access. Yeah. Eh, talagang nagtyaga na nandiyan sa labas na nag-cover. Kay JC, JC De La Cruz. Kahit pa paano, yung mga media, nakasama natin sila kahit na balibalik ko ang kanilang pagbabalita. Nakasama natin yung mainstream media nung pinatunayan ni ano eh ni Dean Torreon yung basement kasi dinideny ng pulis eh kung nawala silang hukay. So dito talaga nalaman natin kung gaano kasinungaling si Torre, gaano kasinungaling si Bongbong Marcos, gaano kasinungaling si Marvin, gaano kasinungaling si Jean Fajardo at yung si De La Rey, yung spokesperson dito. Grabe. O mga pulis natin sobrang sigurado sinungaling pero bago kayo pasa kay Sir Jason sa baka hinahanap nyo kung nasan si Banat Bay. Nagpunta din si Banat Bay dito at nagstay siya dito for a couple of days. Mag-extend pa sana si Banat Bay. Kaya lang ang problema, meron din siyang iniisip na sariling kaso eh. Si Banat Bay po fina-fast track yung yung warrant of arrest niya. Lahat ng kanyang mga reply doon sa kaso ay tila mo hindi na in-honor noong korte. At mukhang ipa-aresto na rin siya. So kailangan aware si Banat Bay na ang paglabas ng warrant of arrest niya, kailangan makuha niya agad at makapag-bail siya. Dahil baka dalihin si Banat Bay ng weekend, i-technical siya, kunin siya ng Friday, tapos may dalawang araw na hindi siya pwede makapag-piyansa, baka pitpitin siya. So naranasan ni Banat Bay actually yung panggigipit na naranasan ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya nga, very emotional si Banat Bay at lahat talagang ramdam na ramdam ni Banat Bay yung mga nangyayari dito at yung ginagawa kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasi yun ang ginagawa sa kanya ngayon. Politically, tinitira siya sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso sa kanya. And alam niyo naman yung history ng kaso na yan. Siya po ay inalok ng administrasyon. According to him, inalok siya, tinanggihan niya, kasi nga ang babanatan niya, mga Duterte, tinanggihan niya, ay nung pagtanggi niya, sinampahan na siya ng kaso. Oo, nung mga nasa gobyerno. Kaya ngayon, si Banat Bay ay hindi muna natin napagkikita dahil mahirap din ang kalagayan niya. Baka mamaya, alam niyo naman, mahirap ang, mahirap kalaban ng gobyerno ngayon, mga partner. Kung tayo nga, na hindi natin kalibel si Banat Bay, pinag-iinitan tayo, si Banat Bay pa kaya? Mm-hmm. Correct. At katulad ng sinasabi natin, nakatanggap tayo ng intel na ang priority nila na arestuhin ako at si Brothers Travelers at si Carlo Catiil. Dahil si Carlo, si Sir Carlo talaga naman, simula pa nung November, lumalaban na yan eh. November, nakabantay na June 10, yung unang talagang sugod din na dito pero isa pang napansin ko talaga tong CHR. Basura talaga. Oo. Pero kasi tingnan niyo, June 10, meron na tayong meron ng investigation June 10, wala pa yung result. May nangyari na naman August 24. So kailan lalabas yung mga reports ninyo? Pupunta rito para pag-aralan yung mga bagay-bagay. Natapos na lahat-lahat. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong action dito sa nangyari sa kayo, JC. Ganun talaga ang buhay. Ano? Pero ito, bago natin na ipasok kay Sir Jay, dudugtungan ko lang muna, i-congratulate po natin ang bawat miyembro ng KOJC. Yun is a clap. Yan. 16 days. Kung kami nga, na hindi kami member ng KOJC, hindi kami nakatira dito, nasasaktan po kami sa araw-araw na nangyayari. Eh kayo pa kaya na taga rito, buhay nyo ito, doble-doble ang sakit na nararamdaman ninyo. Kaya saludo po kami sa inyong lahat. Dahil dito kayo nakatira, inalagaan nyo, hindi nyo iniwan. At lalo na yung mga KLC sa ibang bansa, KLC sa ibang bansa na iniwan yung kanilang maginhawang buhay doon para bugbugin lang ng mga pulis. Bumalik dito para lang bugbugin ng mga pulis. Matindi. Ibang klaseng disiplina talaga. At siyempre, of course, at alam naman natin na hindi magagawa ng bawat miyembro yan kung wala ang gabay or turo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So sumasaludo po kami sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tibay ng kalooban ninyong lahat. And of course, huwag natin kakalimutan din yung mga abogado, sila Atty. Torreo na talagang hindi natutulog, halos wala ng tulog para lang maiwasan yung gulo, mailigtas ang kaguluhan ng bawat isa dito sa na hindi masaktan ang bawat isa dito sa loob. Maraming salamat sa mga abogado. Kaya Atty. Torreo, Dina,
Sir Jambangan. Lahat po. Sir Adam, Jambangan. Lahat po ng mga... Adrian. Sir Adrian. Yan. Na palaging yung... hinuhuli. Oh, kasi... Palaging dinadakumbat ng mga polis. At saka yung nagpaiyak sa akin, na photographer natin, pinaiyak ako kagabi. Ayun o si ate. Ay, nagpaiyak kay, ano, kay Master. Oh, eh, shout out sa mga polis natin ng mga carnapper, land grabber. Yan. Human rights violators, talaga naman ibang klase. Yun, yun. Pasan natin, Sir J. Sir J. Tulog Sir ka na ba? Sorry, Sir J. Sorry, Sir J. Sorry, Sir J. Bigyan mo naman kami ng... Pinapakinggan ko yung mga karanasan ninyo. Alam mo, ito, sasabihin ko sa ako, mahigit na 50 taon dito sa larangan ito. Ang daming narehistro nito. Na, number one, yung binabanggit ko, sa kasaysayan ko, sa pagsubaybay ko sa mga pangyayari, ngayon lang ako nakakita na ang service of warrant of arrest ay ine-execute na mahigit 5,000 pulis. Wala yan, pang Guinness Book of World Record talaga yan. Imagine mo ha, magsiserve lang ng warrant of arrest, pagkatapos mahigit 5,000 yung pulis na magsiserve, no? Coach. Oo. Pangalawa, ang daming anong dito, yung sinasabi nyo na anong pangalan nito. Saan ka nakakita ng pulis, magsiserve ng warrant of arrest, magnanakaw ng truck, magnanakaw ng fire truck, ng water tank, no? Pagkatapos, gusto pang maging minero, no? Kaya, ano, lahat ng, wala lahat sa libro, lahat ng kababuyan na hindi mo inaasahan sa mga alagad ng batas, nakita ko sa nakalipas na mahigit 2 linggo. Diyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound, no? O, saan ka nakakita? Sabi ko nga, nagkakabiruan na nga kami ng mga kaibigan kong pulis. Sabi ko, anong tawag nito? Ang mura naman ang bayad sa mga abantero. Yung abantero, ito yung mga nagbabara, no? Naguhukay. Naguhukay pagka may nagmimina, no? Isipin mo, ang sweldo nila, 29... Kasi sabi nila, naka-uniform kasi ng pulis eh. So, sweldo ng patrolman, nasa 29,000 plus eh. So, yun ang bagong job description ng pagiging patrolman. No? Ang daming binago ni Nicolas Torre sa pangyayaring ito. Lahat ng violation of human rights. Yung Commission on Human Rights, pag nagpalit ang administrasyon talaga, i-recommend ako i-abolish na yan. Wala ka kwenta-kwenta, no? Isipin mo sa nagdaang 16 days or more than 20 days, ha? Ang kwan may namatay. 4 yung inatake sa puso. Mahigit 36 yung nasugatan. Ay hindi nasugatan, yung kanilang inaresto at ibinilanggo, no? Mahigit 5, halos 60 yung nasugatan. Ang dami talagang ano. At saka yung ano, dito ko nakita na yung honesty, wala sa vokabularyo ng pambansang polis. Hindi ba natin nilalahat, pero wala ko kaming magagawa kasi you represent the PNP. You practically, si Torre, sinira niya yung whatever na magandang pangalan meron ang PNP, no? Kaya maraming pulis sa labas, no? Yung mga hindi dumutir yan, I am sure, nagingit-git sa galit pa. Kasi pati sila maapektuhan eh. Sasabihin ng mga anak yan, Tay, bakit yung mga pulis doon, ganyan ba talaga kayo? Oo. Isa-isa lang uli, 12 yung magpuposas, pagkatapos may sisipa pa sa ulo. Oo, di ba? Yung mga lahat nga ng ano eh, lahat ng anong pangalan nito, lahat ng bawal, lahat na hindi dapat mangyari, ginawa nila. That is why hindi mo masisisi na pagkatapos ito, bagamat alam kong nagpupuyos na, no, sa galit, pero grabe ang pasensya ng mga anong pangalan nito, ng mga member ng KOJC. By the way, bago tayo tumuloy, Coach Oli, ano, Master Judea, gusto ko lang banggitin ito. Kasi ngayon, simula nung kagabi, nung mapabalita na
nag-surrender si Pastor Kibuloy sa mga may kapangyarihan, lalo na sa sundalo, ay, alam mo, yung typical, typical yung ilan na talagang walang magawang matino sa buhay. Unang-una, ayan, lalabas na naman yung mga kwentong kulto. Unang-una, kung hindi kayo miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, hindi kayo pinipilit na maniwala sa mga salitang binibitawan ng kanilang founding pastor, no? Eh, in the same manner, kung kayo Katoliko o kayo Iglesia, wala namang nangangantsaw sa inyo eh. Kung ano yung paniwala nyo, respeto lang, no? Respeto lang. Ay, yung iba, mga ano pa, mga dating mayor, dating congressman, dating senador, anak ng Tokwa, oh. Para kayong nagmamalinis na puno naman kayo ng bat ng putik sa mukha, no? Respetuhin natin yung reliyon. Yan ang kanilang ako, sabi ko nga ito, pag tinina mo yung kabuuan, ang dami-daming hindi miyembro ng KOJC na humanga talaga, no? Kaya hahanga ka talaga doon sa pagtitingpi, pagtitiis na pinakita. Imagine mo anong tawag nito? Lusubing ka ng practically kahapon. Mahigit 5,000 siguro yung pumasok dyan eh. Sa anong tawag nito? Tapos, 500 dyan na sa kanilang inassign ni Torre para manghuli ng 12 katao. Sipin mo ha, yung huhuli sa inyo, 500. Pati sa akin, siyempre. Sama rin ako sa huliin eh. In other words, isang huliin, isang team yan. Oh, kasi tinanong nung isang opisyal nung nagbi-briefing, "Sir, bakit kinakailangan 12 tao?" Sabi daw ni Torre, "Eh tingnan mo naman yung katawan nung ano nung Bustada. Pag isa lang ilalagay mo diyan, baka ibalibag." Yun ang mga kwentong galing sa loob. Isipin mo nga naman, huhuliin si Jay Guevara, tapos dalawa lang huhuli. Baka mamaya eh may balibag pa ni Jay yan kahit na maluma na yung magsalita yan kapag hindi siya nagbablog. Pag nagblog yan, mura lahat ng alulutong ng mura niyan. Pero, yun nga tinatanong mo eh, paano ka nakapagtimpi, no? Kasi, ano yan, Jay, you are osmosized, no? Nadadala mo yung ano, nai-imbibe mo yung ano eh, yung nakikita mo rin sa mga, naabutan mo dyan sa loob ng mga miyembro ng KOJC eh. Yung bakit sila babae pa, pinagtutulakan, sinasaktan, pero hindi sila nang lalaban. Iniisip mo yun eh. No? Kaya ka nakakapagtimpi rin, no? So, marami pong, basta ako isa lang ang description ko, itong karanasan na ito, nagpakita all the bad sides of a policeman, no? Wala ko nakitang ano, yung pwede mong hangaan na pagkabilib eh. Number one, nagdumi kung saan-saan, ha? Nagtutulak na mga babae, parang mga walang ina, no? Parang hindi sila dumaan sa speaky kay ng kalilang nanay, no? Yung mga ganon, yung talagang wala ko, hindi mo makita na kahit malang tulungan yung ano, yung babae, kunyari, alalaya nila, "Ma'am, huwag mo kayo dyan kasi pinagbabawal o masasaktan kayo." Wala kang makita ganyan eh. From day 1 up to day 16, ha? They were harassing everybody. Grabe yung pandarahas na ito may tatala sa kasaysayan ng Pilipinas. Anong tawag nito? Lahat ng kasinungalingan magmula sa pagsisinungaling ni Ferdinand Marcos na walang baril na mga pulis na pumasok dyan. Tingnan mo, saan ka nakakita ng ganyan? Tapos pag itinuloy mo ba yung video, makikita mo babae, hinahablot. Yung talagang ano eh. Tapos wala naman lalalaman. Nakita mo nakataas ang kamay. Pag nakataas ang kamay, sir, sandali lang. Oh. Pero hindi, pagka nagtaas ka ng kamay, ang para sa kanila, kasi ang order niya no, basta may action na ano, banatan nyo. Kasi parang sorry ha, Mr. Torre. Ang tingin ko sa iyo, sira ulo ka. No? That is my assessment and my opinion, no? Maring mali ako, pero lahat ng iniutos mo sa mga tao mo, ang makakapag-utos lang yan, demonyo. Yun lang. Katulad nung ginawa kay Sister Nori, no, Sir Jay? Yun. Brutal yun. Parang magulang niya na yun. Ang swerte lang, kasi nung
swerte malas eh. Noong unang gabi, naalala mo, Oli, magkasabay tayo galing sa Kingstow. Oh. Tapos ako, kailangan ko lumabas dahil naubusan ako ng Seretide, yung aking sumusumpong yung asma ko. Hmm. Hindi ipaglabas ko. Kaya alam ko na lahat eh. Hindi sila, lahat may pataksil. Dahil nung lumikot ako sa likod, doon sa yung kalsada sa may airport, sa sabi ng airport, doon ko na kasabay yung ano eh, yung dalawang truck. Yun yung nagputol doon sa barbed wire. Doon sa likod at sa gagis ng tear gas na naging resulta ng kamatayan ng isang namatay, no? Oh. Pagkatapos, doon din dinadaan yung mga kontrabando. Naalala mo yung nag-briefing pa si Secretary ng Interior na ika dito pinasok ano nagpapasok dito ng mga armas yung mga ano yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, sabi ng ganun. O bisamat ay nakuna naman ang video. Tapos ang ginawa nila, napaka ano talaga eh. This administration darating ang panahon magkakaroon talaga ng kwentas claras dito eh. Pagsabi ng ano alam mo yung ginawa nila? Kinausap nila, ewan ko kung magkano binayad nila sa Meta, no? Yung sa Facebook, para matanggal yung lahat ng video nung nakunan na pagpasok ng mga kontrabando, yung sako-sako, yung unang pinasok nila. Oh, Sir J, mainit ang usapin na yan, eh, no? Pero alam nyo, Sir J, ito ha, meron tayong mas mainit na usapin ngayon kasi kanina nag-live ako. At ito ang tanong ng marami, ano ba talaga? Sumuko ba si Pastor o nahuli? Yan ang mainit na ano ngayon. At maraming nagpapakalat ng fake news, na maraming nagbibida-bida, maraming credit grabber. Ito lang, News 5 ha? Nasa front line sa umaga. Nakalagay dyan, Sus Mario Sep. Pero ito, alam mo, kasi nga, kung talagang nahuli ito, dapat may picture sila, si Alice Guho nga eh. Diba? May picture sila. No? May mga videos, no? Bata, sa nangyari ngayon, clueless sila kung sino humuli, saan. Diba? Hindi nila alam. Pero may balita po tayo dyan, Sir J. Naglabas na ng official na pahayag ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC kaugnay sa ginawang pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Troy Gomez sa report. Matapos ang dalawang linggo na iligal ang pag-ukupa at panghalughog ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, ay nilisan na rin ito ng libo-libong pulis. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, voluntaryong sumuko si Pastor Apollo at apat na kapwa-akusado na sina Sister Ingrid Canada, Enteng Canada, Sylvia Simanes at Jacqueline Roy. And the rumor that he was arrested is really not true. because we would like to correct that. It took us days of negotiation, no? And the efforts of these army officials and PNP officials, please be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law. And that is the real news of the matter. Ayon sa abogado, piniling sumuko ni Pastor Apollo dahil sa hindi na niya makayanan ang pagpapahirap na dinaranas ng kanyang mga miyembro mula sa kamay ng mga kapulisan. Mayroon din kasi siyang natanggap na intel report o banta na huhulihin at sasaktan ang mga KOJC members at missionaries. Yung proximate cause was the sufferings, but the immediate cause was the text message and the actual mobilization of forces na ano na talaga, na parang gloves off na talaga. So sabi ni Pastor, baka magkamatayan na talaga ito. Kasi yung mga miyembro niya, no, handa na rin mamatay. Kung dadakpin, sige, magpadakip sila. Or ano, so sabi na, let's stop this bloodshed. Ako na mag-surrender. Sinabi rin ni Attorney Torion na si Pastor Apollo ay hindi na natili sa KOJC Religious Compound sa loob ng dalawang linggong pagkubkob dito ng kapulisan. Taliwas ito sa ilang beses na pinininindigan ng PNP na si Pastor Apollo ay nasa isang underground bunker sa loob ng nasabing KOJC Religious Compound. Pero doon lang sa mga kabukiran ng Davao po. Kabukiran ng Davao for the entire duration na hindi po siya makita. Sinabi ni Torion na nagdesisyon si Pastor Apollo na sumuko sa Armed Forces of the Philippines dahil may tiwala siya sa mga ito.
si Pastor kasi gusto talaga mag-submit himself to the isa. Yan talaga ang totoo. Doon siya sa army, mas maitiwala. Pero honestly, yung totoo talaga, yung army naman, sabi nila na wala kasi kaming police power. This is a police matter. Matapos sumuko ni Pastor Apollo at ang apat na iba pa niyang kasama ay agad silang dinala sa PNP Custodial Center sa Camp Crame nitong Linggo ng gabi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Ayan, so ang katunayan po dyan ay talagang sumuko si Pastor Kibuloy dahil grabe na po yung pagsugod dito. Sa tingin ko mas marami dito yung mga pulis kesa nung unang pagsugod or concentrated dito sa area ng school, nitong compound, no? Dito sa side. Kaya napalitan pa nga daw mga blue boys, nawala na halos yung mga blue boys, puro SAF, tsaka SWAT na. So mga armado. At yan po ang balita, talagang may naka-assign na po na dadampot kay Attorney Torion, kay Ma'am Lorraine, at Banateros. Basahin ko yung statement, ha. Ito statement galing sa kanya mismo. Meron intelligence report na may naka-assign na police officer na magdadakip sa akin kay Ma'am Lorraine Badoy doon sa mga Banateros. Nakarating ito kay Pastor, so he decided na tama na ito, may mass arrest na gagawin. Kaya pinili po ni Pastor sumuko. Hindi po siya inaresto. Sa katunayan, kitang-kita naman natin na kung ito talaga ay inaresto, magbibida-bida itong mga ito. Wala nga silang pictures eh. Di ba? Hindi, yung unang reaction na... Nakuha na lang nila ito nung... Sige, Sir Jay. Oli eh. Tinanong ka agad eh ng Davao Newsman at pati yung mga galing pa ng Maynila na nasa Camp Katitipan. Tinanong si General Torre, si Nick Torre. Sabi niya, sir, ano raw, sumurrender na raw, sabi niya. Wala akong alam eh, sabi niya. Doon lang kayo magtanong kay Secretary kasi siya naglabas, nag-post kasi si Abalos mismo. Na ano, na nasa custody na si Pastor Kibuloy. Wala talaga, blind talaga si ano si Torre, wala siyang kaalam-alam. No? Mm-hmm. Wala, silang alam, na yun. Wala silang alam sa pagsuko. Kaya katunayan, isipin mo, ang dami pulis dito. Niya, hindi nga wala niya alam na alam. Ano eh. Oh. Hindi nga niya alam na nasa custody na eh. Mm-hmm. So, napapunta na, in-airlift na ng ano. Hindi niya alam na merong C-130. Wala siya, blind talaga siya. Bulag. So, Sir J, ibig sabihin nun, talagang itong sinasabi na si Pastor Kibuloy ay dito po sumuko sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi totoo to. Kasi yung hangar ay maraming polis doon. Ano, imposible namang hindi itatawag kagadyan kay Ginoong Diwata, Torre. So, unang-una makakaalam yung pinaka-ground commander dito. So, ibig sabihin, blind siya, siya yung nag-operate dito, siya yung nagsilbi ng arrest warrant, pero wala siyang alam ng detail sa pagsuko ni Pastor. Ibig sabihin nito, talagang totaling... Hindi niya alam talaga. Wala siyang alam talaga. Kaya ang reaction niya, nung, kaya kami tawa ni Doc Lorraine kagabi, yung unang reaction niya, wala akong alam dyan. Sabi niya, magtanong na lang kayo dun sa... kay Secretary o kaya sa spokesman ng PNP, sabi niya. Oo, oh, Sir G. Ang tingin ko, ang alam niya lang, yung talagang maghukay na lang siya, no? At maging mayroon na lang siya. Hindi, ang alam niya, tumatago sa dingding si Pastor. Tama. Master Judea, sa tingin mo, bakit pinagpipilitan ng ano to, ng PNP na dito na huli sa compound? Well, hindi simple lang ang sagot dyan, Boss Dada. Ito ha, balikan ko muna yung sinabi ni Coach Oli kanina. Yung balak talaga nilang manakit kung may haharang. Kasi kung matatandaan ninyo, yung unang intel na nareceive natin ay pinagbabawal nila yung may takip yung muha.
pinagbabawal nila mag-video. So, ibig sabihin tayo, kasi tayo yung vlogger, no? So, kung bakit bawal yung nakamask, para ma-identify nila kung sino yung tao na yon. Yep. It's either tayo, Banateros, nandun tayo sa Intel, nahuliin, madali tayo makikilala kasi walang mask eh. So, isa yun po sa mga diskarte na ginawa nila para magawa nila yung gusto nilang gawin. At pangalawa, yung pag-video, kukumpiskahin yung mga cellphone para wala sigurong ebidensya na makita or may palabas or may post natin. Pero regarding doon naman, sinasabi nilang na-aresto si Pastor Apollo Kibuloy dito sa loob, kalokohan po yun, mga kababayan. Sabi nila dito, si General Torre, dito lang daw nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound. So, ano ang ibig sabihin nito? Ha? Sinasabi nyo na sa loob ng 16 days, na libo-libo, batabatalyon kayo dito na nasa loob, hindi nyo nakita si Pastor Apollo Kibuloy kung nandito. So, dito, maliwanag po dito mga kababayan, na gusto lang po nilang i-justify yung sinasabi ni Torre na nandito talaga sa loob si Pastor Apollo Kibuloy na wala naman po talaga. Para hindi sila mapahiya. At Ma-demanda. So ngayon, paulit-ulit na sinasabi ni Torre na andito si Pastor Apollo Kibuloy, may bunker, may heartbeat, para nang sa ganun, mabawasan yung kanilang kahihiyan. At kung matatandaan ninyo, sabay na inilabas ni Secretary Abalos yung kanyang statement sa paglabas ng mga pulis dito. So yun ay nangangahulugan lamang na parang gusto niyang i-pacify yung situation. Gusto niya siyempre i-balance ang sitwasyon para hindi sila lalong mapahiya. Na ang pagkakaalam nga natin, may kasunduan daw ang Armed Forces of the Philippines at ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na this is a silent arrest. So hindi papa i-broadcast. Pero bakit sa statement ni Secretary Abalos, broadcast na broadcast at pinag-usapan yung pagkaka-aresto daw di umano ni Pastor Apollo Kibuloy na ang katotohanan, si Pastor Apollo Kibuloy ay sumuko sa ISAP. At ito ang may statement ng ISAP, mga kababayan, na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay nanggaling sa Cotabato, bumalik ng Davao, kinausap yung kanyang mga leaders at inilipad papuntang Maynila. So ibig sabihin nun, hindi po namamalagi si Pastor Apollo Kibuloy dito sa KOJC compound. Ulitin ko, galing sa Cotabato, lumipad ng Davao, kinausap yung kanyang mga leaders dito, yung mga executives, then pumunta ng Maynila. Kabaliktaran po yan doon sa mga sinasabi ng mga sinungaling ng mga spokesperson pa man din na dapat pinanggagalingan ng daloy ng katotohanan ng balita. Pero sa ngayon, parang ang hirap na magtiwala katulad ng sinasabi mo, Boss D. Kagabi, yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ, niyayakan pa nila yung mga polis. Pero sa atin, wala eh. Parang sinaktan nyo kami. Sinaktan nyo kami, pero hindi kayo naniniwala. Kaya yun ang naramdaman namin, pasensya na. Pero of course, iba ang puso ng membro ng KOJC. Sila yung mababayad. So, doon sa naaresto, kalokohan po yun. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay sumuko ng kusa sa ISAP. At wag po natin ililihis ang kwento. Huwag po natin gagamitin itong issue na to para sa eleksyon. Kung gusto nyo tumakbo, tumakbo kayo. Huwag kayo gagamit na ibang tao, pangalan na ibang tao. Tsaka ikaw, J.G. Barra, sa tingin mo, kung ikaw ba si Pastor, sa ginawa ng pulis dito, susuko ka ba sa PNP? Sa tingin ko, hindi rin. At ito na lang, napaka-simpleng explanation lang dyan. Kung dito nahuli si Pastor sa loob ng KOJC compound, aba, ang napakalaking gulo nun. Eh kung yung mga pinapasok nga lang ng mga simento dito, ng mga kung ano-anong pinapasok ng mga kagamitan ng mga kapulisan dito sa KOJC compound, eh nagkakagulo na. Eh paano na lang kaya kapag nakita nilang binitbit na ng mga pulis si Pastor? Eh di mas lalong napakalaking gulo nun. Kaya ito, nagpapatunay nga lang po na isa pong napakalaking fake news po ang pinagsasabi nila Torre, Abalos at nila Marbil at ni Marcos Jr. na dito at sila ang nakahuli kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Napakalaking kalukuhan po noon dahil kami po na mas paniwalaan nyo po ang KOJC member at ang Banateros dahil kami po mismo yung nandito.
Una-una si Tore, nasa interview niya na hindi nga siya makapagsalita kung ano ba talaga ang tunay, hindi siya makapagsalita kung anong klaseng paghuli ang pinapa-explain sa kanya doon sa interview niya kay Pastor, pero wala nga siyang masabi. Pangalawa, si Abalos ay di umano na sa ibang bansa nung sumuko na itong si Pastor Apollo Sikibuloy sa ISAP. Kaya may talagang ano eh, yun nga yung sinasabi ko na kung dito man talagang dalaga nahuli si Pastor, napakalaking gulo ang mangyayari noon eh. Nakita nyo, diba, na nasa yung kwento kanina ni Boss Dada na handa ng mamatay ang KOJC member, wag lang makuha ng gustong sumakop or ng mga kapulisan itong kanilang compound. Paano na lang isipin yung maigi kapag yung si Pastor Apollo Sikibuloy yung makita nila na bit ng mga kapulisan, napakalaking gulo nun. At yun nga lang, nakita niya naman na sa mga live namin, wala ho talagang nangyaring ganun. Kaya napakalaking fake news po yan na sinasabi nila ng PNP na yan, at nila Abalos, nila Marvel, na sila ang nakuli. Napaka sobrang kasinungalingan na ho yan. No? At yun nga, ang masakit lang ho dyan ay mas sinuportahan pa ho na ibang mainstream media yung kasinungalingan na yan. Bagay, simulat sa poll pa naman na nagka-issue dito sa KOJC, talagang binabato na ho nila ng puro ka-fake newsan at kasinungalingan na ang KOJC at si Pastor. Kaya hindi na rin ho bago sa atin yung ginagawa ng iba pang mainstream media. Okay. Gusto ko lang hulinawin ito tungkol ho rito sa pagsuko ba o ito ay nahuli. Proton Elic na to ay talagang mamomonitor niya yung heartbeat, yung kung may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ito lang ginoong Tore. Kamusta naman yung basement? Hindi ba ginamitan nyo ng Proton Elic yan? Kung totoo nga na hindi ka nagsisinungaling, pinahukay mo yung basement doon. Mabilisan nung dumating ang mga senador doon. Pinatabunan mo, pinatakpan mo. So, ganito lang kasimple yan. Paano pang aasahan natin kay Ginoong Tore? Ano ho? Na, ayan, napakaliwanag niyan na ang taong ito ay hindi na pwedeng pagkatiwalaan ang kanyang sinasabi. Yung pagtatakip mong yan ay ginagawa lamang ng mga kriminal. So, dapat pa ba natin paniwalaan ang mamang ito? Pangalawa, uulitin ko to, general ka, ikaw ang regional director ng Region 11. Ngayon, ikaw ang nagpakilos dito. Ikaw ang sinasabi mo. Ikaw lahat dito ang nagpapa-responsable dito. Kumuha ka ng iba't ibang Regional Mobile Force Battalion. Pero hindi mo alam kung si Pastor ay nahuli o sumuko. Ibig sabihin ito, wala ka pang idea. Ganun lang kasimple yun. Paano ka magbibida-bida ngayon kung wala ka namang i-report? Kasi ang totoo, si Pastor hindi naman ang galing dito sa loob, galing sa labas. Kaya lang pumunta si Pastor dito para kausapin po yung mga, ang tawag dito, yung mga ministro, yung minister dito, yung para siguro pagbilinan niya, then kasama niya ang ISAP, mga army, at lumipad na sila sa Pamanila. Kaya kasinungalingan yan. Napakalaking kasinungalingan yan na sinasakyan ngayon ng mga mainstream media, Boss Dada. Ako, nung narinig ko yung balita na yan, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis eh. Kasi supposedly, ang PNP, dapat credible. Yes. Yung credibility ng ating mga kapulisan, sabi ko nga sa inyo, itinaas ni PAS, ni PRD, yung kanilang antas eh. Kumbaga yung pagkilala ng tao sa uniforme dati medyo tarnished na yan, pero binalik ni PRD yung dignidad. Ito na naman ngayon. Bakit kasi ang hirap-hirap na lang ang hirap niyong tanggapin yung katotohanan na pumalpak kayo dito. Na pulpul yung inilagay niyo diyan sa Region 11 para magtrabaho nito. At balibalita nga natin, ang daming mga tao na inoferan niyo nitong trabaho na to, pero isa lang ang tumanggap. Ito. At sabi nga ng ating butihing mayor, dito sa Davao, napakapalad. Napakapalad natin. Nagtabi pa sila. Napakapalad natin dahil daw itong Region 11 director,
eh, mahina. Oo, mahina ang utak. Pulpol, ika nga niya. O dahil since day one, palpak na yung kanyang ano, yung kanyang pag-serve ng warrant. Sabi nga ni Sir Jay, mag-serve ka ng warrant of arrest, tapos after 16 days, wala pa din yung ina-aresto ninyo. Meron pang mga pagkakataon na pumupunta pa sila sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, samantalang klarong-klaro, sinasabi niya, even sa Senate, na ano yan, nandito. Eh, ito talaga. Oh, I have reason to believe na nandito. So, nandito daw at siya daw ay nasa bunker. May heartbeat eh. Oo, dahil ang dami pa niyang mga pinaggagamit na mga kung anong-anong equipment, kung kani-kanino pa daw mga galing yung mga equipment na yan, para lang mahanap si Pastor Kibuloy at lumabag siya sa batas sa pagpapasuot ng mga uniforme ng polis. Yun. Sa mga hindi naman mga polis at inamin niya yun sa Senado, so na ginawa daw niya ito, sinanction niya ito dahil nga daw para mas madali sila makapasok sa loob. Yan alone, paglabag sa batas. So dito mo malalaman talaga na itong PNP, wala na talagang mga kwentang tao itong lalong-lalo na yun nandiyan sa Region 11 na si Tori. Para gawin mo ito at para aprubahan naman ito ng mga boss niya, pare-pareha silang mga ogag. Imaginin mo ah, si Pastor Kibuloy, miss na miss na yan ng mga tao. Yes. Kung dito na huli at nakita nila, baka hindi nila nabit-bit palabas yan. Correct. Oo, mantakin mo ilang tao rito yung yayakap dyan. Magkakaduguan dito, sigurado. Hindi man, pero sigurado ako na dudumugin yan. Hindi sila ibibigay. Oo, paano nyo na ilabas dito yan? Hindi ba? Yes. Ngayon, isa pa, sino maniniwala sa inyo? Sino maniniwala sa inyo? Si Bongbong Marcos, sinabi nga na, Walang pulis na may baril na pumasok dito. Kitang-kita natin, kapalpakan. Ni hindi nyo pa nga kinokorekt yun. Di pa kayo nag-a-apologize dun sa kasinungalingan nyo na yun eh. So, sinong maniniwala sa inyo? Dalawang beses niya pa inulit yun. Yes, at meron pang isang beses na itong si PRO 11, Tore, dininay niya yung hukay. Yes. At sinabi niya, ang yabang-yabang. Sabi nga ni Mayor Baste, sabi talaga ni Mayor Baste, kita mo, siya mismo ang nagpapahamak sa sarili niya, sa kayabangan niya. Correct. Ano sabi niya? Toryon, patunayan mo na may hukay dahil kaya kong gawin sa Photoshop yan. Uh-huh. O ano nangyari? Sinama natin, Tore pala, Toryon, kasi magkatunog. Sabi niya, sabi ni Tore kay Toryon, panindigan mo, tingnan mo kung ano. I-prove mo sa akin na totoo yan. So ang ginawa ni Toryon, pumunta kasama ang media, napaiya. Hindi pinapasok. Building of officers ng LGU ng Davao, pumunta. Ayaw rin niyang papasukin. Until, nung kinaumagaan na yung mga senador na, pumasok, nakita, maayos na. Maayos na. Pero magaling yung ginawa nila, tinambakan ng kahoy. Maayos na. So pagdating sa Senado, umamin siya. So nagdi-deny siya, at pagdating sa Senado, umamin siya na may hukay talaga. So ibig sabihin, PNP, sinungaling. Correct. Region 11 na Director Tore, sinungaling. Hindi magsisinungaling yung mga video, yung mga sound bites mo. Nagkalat lahat ng kasinungalingan mo, ginawang ka na nga ng meme eh. Yeah. Dahil sa sobrang kasinungalingan mo. Sinong maniniwala sa inyo kung mula pa nagsisinungaling na kayo? Anong sabi ng presidente natin ngayon? Yung statement niya, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay nag-request lang ng AFP personnel para siya sumuko. Sino maniniwala sa'yo? President Bongbong Marcos, kung hindi mo pa nga kinokorek hanggang ngayon, yung sinabi mo na walang baril na pumasok, walang pulis na may baril na pumasok at walang gumamit ng dahas sa loob ng KOJC. Di ba? So yan pa lang, dyan mo, yan ang patunay talaga na ang hirap ng paniwalaan. Napakahirap paniwalaan, napakahirap ng ibalik ng tiwala. Yan nung, ang hirap i-edit yan. With all due respect naman sa mga pulis, hindi naman siguro lahat. Ito lang talaga yung nandito, yung munapunta dito sa Davao, no? Pero ano sa tingin mo? Hindi lahat. Ako, ano talaga eh, pag ginawa ng isa, ginawa na ng lahat yan eh. Kasi Uniform ang nire-represent din. Sabagay. Oo, ako as much as gusto kong maging ano eh, yung bigyan sila ng benefit of the doubt at maging lenient doon sa aking emosyon.
Ano eh, hindi. Kasi kitang-kita ko talaga sila since day one kung papaano nila niraransak. Nakatalikod ka, ibang tingin nila sa'yo eh. Correct. Oo, makikita. Yun na nga lang pag-spray sa isang senior citizen kay Sister Nori. Kita nyo naman. Hindi ba? Nakita nyo rin naman kung papaano nila sipain yung nakahiga ng inaaresto. Kumablot ng mga babae. Pati babaeng matanda, tinitingnan lang yung nameplate, pinalo sa bibig ng baton. Grabe yun sila. Pagka... Na, kaya hindi ako kumbinsido nung paalis na sila dito, tapos friendly na sila. BS yun eh. Yes. BS yun. Kasi the fact na pumunta ka sa pila na yan, kung hindi lang nag-message ng stand down yung mga amo nila, satanas lahat yan. Mga demonyo talaga. Lahat ng mga nandi dito, mga satanas yan. Kaya nga sabi ko, ako, taas ang kamay ko talaga sa mga taga KOJC. Sobrang mabait. Kasi ang bilis nilang napatawad itong mga hinayupak na to. Kasi kung ako, hindi ko talaga mapapatawad pa sa ngayon itong mga to. Nawala talaga ang respeto ko sa mga pulis. Nawala ang respeto ko sa uniforme. Nawala talaga ang respeto ko sa mga general, sa mga... Lalo na yung mga spokesperson nila, yung napakasinungaling na nasa krami, na si, Mrs. Suave. Oo, si Mrs. Suave. Oo, yung babae may bigote. Atomi daw yun eh. Ano yun? Abogado pa man din. Pero napakasinungaling. Tomboy yun, tomboy yun. Etong nandirito na si Dela Rey. Minanas na yung mukha sa kapal. Ang kapal na mukha. Kakasinungaling. Ibang klase, napakasinungaling nyo sa totoo lang. Kaya sana naman, magpapasko na, magbago na kayo. Gawin ito ba, boss? Nag-dag ko lang. Boss Nata, rejoinder lang ako sa iyo doon sa sinabi ni Bombong Marcos na sinabi niya, nag-request si Pastor Apollo Quiboloy sa ISAP. So meaning, kung nag-request si Pastor Apollo Quiboloy, is the sign of surrender, not captured. Hindi, parang ang sinasabi nga niya, ang sinasabi niya is na-captured dito, pero nag-request lang ng military para kumbaga okay ganito lang yan kung pero dito maganda na yung puntong mo na yun hindi, kung nahuli dito si pastor may Ginoong Diwata ay nagagalit siya doon pag Diwata pagandahin na natin duwending itim ay di ba may dalawa ko lang sa duwending puti at duwending itim napakatotoo ng sinasabi mo kasi tingnan mo let's say for example na nasan daw nila nahuli? Sa hangar daw. Hangar. Sa hangar nila nahuli. Paulit-ulit tayo, pabalik-balik tayo nun. Gabi-gabi. Oo, sa loob ng 16 na boss, araw. Boss Dada, ang sabi niya, sa hangar nahuli, pero lahat ng pulis niya nandito lahat. Sarapan. Exacto. At saka, tinan mo, sa hangar nahuli, wala si SILG, wala rin ba si Marvin dito sa Pilipinas noong mga araw? Wala silang dalawa. Kanino susuko yun? Sa PO1? Mm-hmm. Tapos yung PO1, ita-turn over sa, dadalhin sa krami, hindi makikipag-coordinate sa HEPI dito. Yung HEPI dito, parang turumpo eh, nung nalaman niya. Madaling salita, siya, hindi niya alam kung paano siya magre-react. Boss Dada, sa madaling salita, itong si Duwending Itim, itong si Tore, ito yung nag-operate na walang alam. Ano, binuulag ka ba ng mga tauhan mo at nakakuha si pastor, di ba? Lohika lang. Kung ako sa'yo, General Tore, kung ako sa'yo, ilaglag mo na yung ilalaglag mo ngayon pa lang. Ay, sigurado ako, itong ano na to, kasi sabi ni Bongbong Marcos at ni Avalos before, wala daw silang ano dito, wala daw silang alam dito sa mga nangyayari na ito. Na pinaggagawa na itong PRO 11. Pero ngayong nahuli na, credit grab. Ang dami na nilang sinasabi. Merong statement si Avalos, may statement si Bongbong Marcos na akala mo'y pagkagaling-galing. Kung nandito pa sana si Sir J, mababasa rin Sir J yung eksaktong yung eksaktong niya, yung statement patungkol dito na parang bilib siya sa sarili niya sobrang sobrang nakakahiya talaga itong pinaggagawa nitong mga nasa gobyerno natin ngayon, nakakawala ng respeto. May gusto pa kayong idagdag bago yung pangulong balita natin? Ang idadagdag ko dito ay may isa pang pinatunayan ang PNP dito. Sige, isa pa. Na sa dinami-daming sindikato sa buong Pilipinas, kayang-kaya naman pala nila kayang-kaya naman pala nila magbigay ng puwersa na ganito kalakas. Diba? Halimbawa, may mga wanted na mga drug lord dito sa Pilipinas. Kayang-kaya naman pala nila mag-pull force Kayang-kaya naman nila hulihin pala or lusubin ang isang sindikator or isang masamang tao na talagang patuloy na nandito sa Pilipinas. Kasi patunay sa ginawa dito sa KOJC,
Eh, eto nga, re-region compound to eh. Pero yung pwersa na ibinigay nila dito, eh pang malaking sindikato okay, na. Kaya ito dapat, kung nagawa nyo ito sa KOJC dito sa isang religion compound, eh kayang-kaya nyo rin pala itong gawin sa mga ano, sa mga malalaking sindikato sa Pilipinas. Pusdada. Ayan, so ito ah, magiging mapanahon ngayon sa mga susunod na araw. Ang magiging usapin ngayon ay batuhan ng fake news. Mm-hmm. Sigurado yan kasi ngayon pa lang sinisimulan na nila dahil tanggapin natin, nakakahiya sila eh. So kailangan i-save nila yung kanilang pagmumuka, ganyan na nga yung mukha nila, failure pa sila. So syempre kailangan masahihin nila yung sitwasyon at ito ay para sila talaga ay hindi lang mapahiya kung hindi pa sila makasuhan. Kasi kung hindi talaga dito na lagi si Pastor Kibuloy, marami silang kaso. Hindi nga natin alam kung pwedeng ginamit pa nila ang KOJC sa hostage taking. Mm-hmm. Kasi para lumabas si Pastor Kibuloy, ganyan eh. Yung last night, ganun lumalabas. Parang hostage taking, sasaktan namin to, aarestuhin namin kahit walang ginagawa, aarestuhin. Bawal ang cellphone, bawal lahat. Eh yun ay paglabag sa freedom of the press. Diba? May karapatan na ay dyan. Pero, well, anyway, alam natin, may side yung isa, may side yung isa, so kayo na lang ang humusga. Wala namang pilitan dito. Kayo na ang mag-decide kung sino ang fake news. Papaalala ko lang sa inyo, sila ang nagsabing walang armas, walang tear gas, walang hukay, may na-rescue sila, yung pala tanim rescue, may heartbeat, at kung ano-ano pa. So kayo ba ay maniniwala pa doon? Tapos, ito ang mas matindi sa lahat. Sinasakyan ng mainstream media. So kayo na rin ang humusga kung sino-sino yung mga fake news media na balita ng balita. Pero halimbawa, nakita nila wala namang armas, di ba? Hindi nila ibinabalita. So yan ba ay walang kinikilingan? Yan ba ang tinatawag na patas? So kayo mag-decide. Ulitin ko kung sino ang mga sinungaling kasi tatandaan natin, kampun yan. Parang Three Stooges yan. Ha? Eh, kung sinungaling yung isa, sinungaling po lahat. Kayo na mag-decide. Mm-hmm. At ayan nga, eh syempre, katulad ng sinasabi natin ganun, nabigay po kayo tayo sa mga taga-KOJC na talagang na-endure yung 16 days na pagkubkob sa kanilang ano, sa kanilang property, yung kanilang right to religion, to praise, mm-hmm. eh nawala iyon. At syempre, meron tayong balita diyan bago tayo magbigay ng last statement. Matapos ang higit 2 linggo na marahas na pagkubkob ng kapulisan sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, nagbigay ng kanilang reaksyon ng ilang personalidad na, sa karakter na ipinakita ng mga KOJ missionary. Narito ang balita ni Carla Abaliana. Umani ng paghanga ang mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa ipinakita nilang karakter sa gitna ng marahas na pagkubkob ng kapulisan sa KOJC Religious Compound sa Davao City. Madaling araw ng August 24 ng taong kasilukuyan, nang iligal na kubkubin at okupahin ng libo-libong kapulisan ang KOJC Religious Compound gamit ang isang alias warrant na nakapangalan kay Silvia Simanes. Sa unang araw pa lang, isang KOJC missionary na ang naitalang nasawi habang marami ang nasugatan. Pero sa kabila ng mapait na sinapit mula sa kamay ng kapulisan sa pangunguna ni Nicolas Torre ay mas nanaig sa mga KOJC missionary ang mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. What happened was a display, no, between the test of character, no, between the government and KOJC, and it showed, no, yung resilience ng KOJC membership, your incredible restraint. Grabe, no? not to resort to violence, no. Talagang napakahirap gawin 'yan with all the resources that you have, with all you know,
I mean, you have all the reasons to go violent against the police. You have all the reasons to go violent, but it showed, no, you showed how to stand up to oppression without being violent, non-violent. Ako, sa totoo lang, Ibi, hindi ko siguro, mahaba ang pasensya ko, ha? Pagkaganyan na siguro yung, ano, tingin ko, first day pa lang, magkakaproblema na eh. Yeah. Admirable faith talaga, no? And the strength of your faith and your character just shown through all these dark times, no? Na nakita natin dun sa pagmamarahas ng Marcos administration, taas noo kayo, no? At saka panalo kayo, very victorious. Dagdag pa ni former NTFL CAC spokesperson Dr. Lorraine Baduy, kung hindi na bago ni Pastor Apollo ang buhay ng mga KOGC missionary and members, ay talagang magiging magulo ang kalalabasan ng pag-ukupa ng PNP sa kanilang compound. Hindi pa sila na-transform talaga ni Pastor. Pwede silang mag-retaliate, natutulog. Oh, gano'n yun. Patayin, di ba? But they did not threat, nagpupuyos yung puso nila. Samantala, hindi naman alintana na mga taga-KOJC pit mula sa kamay ng kapulisan at tuloy pa rin ang kanilang mga aktibidad gaya ng Global Workers Camp at Anniversary Celebration. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carl Abellana, SM9 News. At ayun na. At, okay, so ayun na nga, no? At siyempre, katulad siyempre, i-stress out natin dito itong mga fake news talaga na inilalabas ng iba't ibang sa mainstream media, social media personalities, at of course, pati nga mga kapulisan natin talagang nakikipagtulungan na sila sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi ko sa nila lahat, pero dito nakakatakot, spokesperson pa mismo nila. Ano mo nga, yung kay Tori, kaya bang yan? Ngayon kay Tori nga, pakisahin mo, kayabang-yabang mo kapon, wala kang idea. Ngayon na naman, nagbibigay ka na naman statement na sa Bible school mo na so ito, huli si Pastor Kibuloy. Meron tayong maraming mga nagsasabi, na sa hangar naman daw, sa hangar, nahuli si Pastor Apollo si Kibuloy. Pero may bagong statement si General Tori na sa Bible school na naman nahuli si Pastor Kibuloy. Ano ba talaga, kuya? Ano ang katotohanan? Ayan ang problema sa inyo eh. May Viber naman, hindi kayo nagba-Viber, iba-iba mga sinasabi ninyo. So ito ah, ito sabihin na natin na totoo yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Yung mga sinabi niya kanina, hindi ko na uulitin kasi ang pangit na pagkakasabi niya eh. Kung totoo yun, ito ay nangangahulugan lang na hindi talaga kayo pwedeng pagkatiwalaan. Kung yung si Pastor Kibuloy ay nakiusap sa ISAF para yung ISAF ang magdala sa kanya. So, hindi kayo pwede pagkatiwalaan or hindi nyo kayang ipatupad ang batas na hindi kayo nananakot, na hindi kayo nang i-intimidate gamit ang inyong kapangyarihan. So, biruin nyo ha, isang pastor ang huhulihin ninyo, tapos libo-libong pulis ang dadalhin nyo dito, hindi ba nakakatawa yun? Samantalang yung rebelde na inuhuli dati, 300 pulis lang ang pinadala. Hindi ba nakakahiya yun, mga sir, mga ma'am? So, ano po ba tayo dito? Ito, bilyon-bilyon po ang danyos na hihingin sa inyo ng KOJC. Taxpayers' dahil money yan, brother. Yes, the taxpayers' money. Iisahin tayo sa sarili nating mantika. Pero ng taong bayan ang ginagastos nyo sa walang kabuluhan. Ano nangyari? At yung gagastosin nila sa pagbabayad nila rito sa damages, ha? Pera. Correct. Ng taong bayan. Pera pa rin ng taong bayan. Yung sisingilin ng KOJC na billions of pesos. Kasi the integrity of the building was lost kasi yung sa hukay ninyo na hindi namin alam o hindi alam ng mga taga-KOJC kung maayos ba ito yung pagkakatambak nyo. Pero the fact na hinukay nyo yun, wala na. Konting lindol lang, apektado. But anyway, mga kapatid, mga kababayan, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan Pilipino na tayo po ay maging mapagmatsyag. Kung may nakikita po tayong pagkakamali, uso naman ang social media ngayon eh. Magsalita po tayo. Kung gusto nyo mabago ang kalagayan ng ating bansa, kung gusto nyo mailigtas sa tiyak na kapahamakan at kasamaan ng ating bansa, magsalita po tayo, magtulong-tulong po tayo magpalaganap ng katotohanan. Dahil kung di tayo magsasalita, wala. Malulublob tayo sa bansa na puro kasinungalingan
Ang pangarap lang naman natin, mapaganda ang ating buhay kahit konti, mapaganda ang ating bansa. Ang ano, di ba, ng mga politiko, gagawing katulad ng Singapore, ang Pilipinas. Paano magiging Singapore ang Pilipinas kung sa maliliit na bagay nagsisinungaling ang ating mga leader? Di ba? Paano tayo niyan? Paano magiging Singapore ang Pilipinas kung kanya-kanyang kurakot? Di ba? Kaya, mga kapatid, wala na pong ibang paraan kundi magtulong-tulong ang mga ordinaryong Pilipino, ha? Para sugpuin ang epidemya na kumakalat sa politika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Okay. At ako ho ay sa nakita ko ho kanina, maliwanag ho yung sinabi ho ni General Torre. Nung in-interview siya kahapon, ang sabi niya, wala akong idea. Hintayin natin na sila ang maglalabas niyan. Pro 11, regional director ka. Ikaw ang may pakana lahat ng ito. Tapos, sa'yo mismo, wala kang alam. Ngayon, maglalabas ka. Sasabihin mo ngayon, nahuli si Pastor dito sa Bible School. Alam nyo gano'ng kalapit dito yung Bible School dito sa pinagpulungan nyo? Tingin mo, kung dyan nahuli si Pastor, alayo po ng hangar, sa inyo idadaan si Pastor. Makikita namin dito, nakamonitor kayo. Nuknukan kayo ng sinungaling, sir. Hindi lang pala kay Duwending Itim. Eto kaya, sabi nga sa inyo, kung ano ang puno, siyang bunga. Kung maitim ang puno, maitim din ang bunga. Tingnan nyo po, ano, sa atin dito, makikita po natin, mga kapatid, mga kabayan, kung ano ho ang itinanim, again, ni Pastor dito, tinanim ni Pastor dito sa KOJC ang kabutihan, humility, kababaan ng loob, ano? At nakita ninyo, ano, yung nasaksihan namin, yun po ang pinamumuhay nila. Pero kung mga salbahe lang ito, sa maiba-iba nyo gawin to, sa mga Muslim nyo gawin ito, ipalagay ko, dumanak na ang dugo. Muli po, at magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa lahat po ng ating mga nanonood. Ano po, mabuhay po kayo. Yun? Jay Guevara. Yun nga, no? Ito yung isa sa pinaka ano na talaga ng administrasyong Marcos. Nagsimula tayo, ang nagsimula tayong lokohin ng administrasyong Marcos sa pangako nila. Pangako niya na sa 20 kilos na bigas, napunta sa Talano Gold, napunta sa flood control, at kung saan-saan pa ho na panluloko ang ginagawa ng Administrasyong Marcos dito sa ating bansa. Hanggang ngayon, na napunta na ho tayo sa issue or sa usapin na pag-aresto kay Pastor Apollo Siquibuloy ay pangluloko pa rin po ang pinapakain sa atin ng administrasyon at nitong mga kanyang mga alagad na katulad niya, nila Torre, nila Marvil, nila Abalos. Sa kalokohan na ginagawa nila at sa pagsisinungaling nila, hindi na po kami, hindi na po mga vlogger, hindi na po KOJC member ang nagpatunay na sila ay mga sinungaling, kundi sila mismo ang naglalaglagan sa mga sarili nila. Katulad lang yan ni Torre na nung nakaraan ay wala siyang maibigay na pahayag mapatungkol sa pagsuko ni Pastor Apollo sa ESAP. Eto, may lumabas na naman nga po na video na sinasabi niya na nahuli daw or nadampot si Pastor Apollo Quibuloy sa Bible School, Bible School, samantalang po yung Bible School na ho yun, napakalapit lang ho nun doon sa mismong area na kung saan andun po lahat ng mga KOJC member. Kaya nga kanina sinabi ko, napakalabo po nung sinasabi nila na dito ho, dito nila nahuli si Pastor. Dahil, nung sinabi ko nga, dahil kung dito nahuli yun ay malamang sa malamang nagkagulo at hindi nila basta-basta hong nailabas yun. Kaya kayo, mga kababayan ho natin dyan, paulit-ulit po namin pinapanawagan na sana tama na ho ito. Paulit-ulit na ho tayong niloloko ng administrasyon natin. Simulat sa pool na sa mga pangako nila sa atin ay iniisa, wala hong natupad. At puro na lang po propaganda ang ginagawa nila sa atin at panluloko. Dahil simula nung naupo si Marcos Jr. dito sa pagiging presidente ng Pilipinas, hanggang ngayon wala ho silang ipinakita or wala naman po talagang nagawang maayos at mabuti.
itong administrasyon na to sa ating bansa. At ito na nga, patuloy na nga po na talagang mismong mga tumulong sa kanila, katulad nilang neto, ng SMNI, ng KOJC at ni Pastor Apollo Sikibuloy, na isa sa mga tumulong sa kanya, sa kanyang pangangampanya, at tumulong sa kanya para maging presidente siya, ay ngayon ay ito na po yung kanyang kinakawawa at ginagamitan ng daha sa pamamagitan ng kanyang mga bataan na katulad ni Torre, ni Marvel at ni Abalos. Kaya sana, mga kababayan, huwag na ho nating itolerate, huwag na ho nating ipagpatuloy ang ginagawang kabaliwan at kaharasan ng gobyernong ito. Sana isa na rin po tayo, sana magkaisa na rin po tayo na yung itong administrasyon na napakawalang kwenta ngayon ay atin nang pababain sa pwesto. Yun lamang po. Alam mo, dapat magkasundo sila. Pero Coach Ori, alam ko gusto mo reaksyon niya. Pero meron kasi ditong statement ang Department of National Defense na the Department of National Defense will oppose any motion to have Pastor Kibuloy transferred to AFP custody. AFP facilities are subject to strict operational security protocols. Thus, the AFP is not the proper agency to have the custody of suspects in criminal case. So ano sa tingin mo ito? Parang sinasabi ng DND, kasi nagre-request actually nilalabi ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na sana military ang mag-handle ng custody ni Pastor Kibuloy, kasi mas safe talaga siya sa sa military, dahil nakita naman natin ang pulis, sinungaling. Diba? Parang mga baliw na, nakakita na ng mga tao na tumatago sa dingding. Diba? Tapos nakakita na ng mga bata daw sa labas. At tigit sa lahat, sunod-sunuran sa maling utos. Tapos yes, sunod-sunuran sa maling utos. At kahit na huling-huli mo na sa pagsisinungaling, ayaw pa rin umamin. Katulad nitong Bible School, ang lapit ng Bible School. Boss Dada, parang gusto nang i-twist yung kwento, ano? At gumagawa sila ng script na palabasin nila na si Pastor Apollo Kibuloy ay nahuli dito at dito sumurender si Pastor, then tinurn over nila sa ISAP, sa AFP. Tsaka ano, ano? Ito na lang yan yung kanina pa natin pinag-uusapan, ano? Si Pastor Apollo Kibuloy, gusto nilang mangyari, dito daw nahuli, siguro para i-justify na yung ginawa nila ditong lahat ng mga kahayupan, nasa batas. At syempre, alam din naman nila na kung natagpuan, kung si Pastor Kibuloy ay hindi dito natagpuan, sumuko, galing sa ibang lugar, patay talaga ang rito, ang PNP rito, mauubos talaga. Talaga ang nila dito, ang resources nila dito, dahil ididimanda talaga sila nito. From day one, lahat ng ginawa nila dito, lahat yun. Kita nyo naman, nakita mo naman yung presentation ni Dintor yun sa Senado. Since day one, oras-oras, nandoon lahat ng violations. Boss Dada, at talagang doon talaga magkakaalaman dito, hindi natin maintindihan. Pero ang reaction ko, final statement para sa akin, itong mga taga pass na talaga ako sa police. Sobrang mga sinungaling talaga The night before, taranta siya, nakanganga, di niya alam kung sino ha, nahuli na ba? Nahuli na. Magtanong na lang kayo kay Abalos. Tapos ngayon, ang yabang mo na naman, Tori. Ibang klase talagang hablig mo. Oo, yung saltik mo, ibang klase yung switch ng utak mo talaga. Takin mo, from clueless to ngayon, ang yabang, nahuli daw sa Bible School. Sabihin mo na lang na nasablay yung yung failure. Operations mo. Wala ka ng silbi dyan sa regional, sa PRO 11. At sana itong LGU ng Davao, i-deklara ulit na persona nung grata to. Ay, dapat. Dahil ang daming inabuso at inabala nito dito sa Davao City. At pati yung mga police, inabala nito mga to. Mantakin mo, lahat, pati PRO 4, Region 4, Region 3, nagpunta dito lahat, pati NCR, nagpunta rito. So, ang daming mga police na inabuso nito. Binigyan ka ng pagkakataon kasi ni Senator Bato de la Rosa na you are at the losing end. Magano ka na lang, mag-retreat ka na lang, kaya bang yabang, di ba? Sabi nga niya hindi ako takot sa kaso. Major pa lang ako, nagkakaso na ako, nagpiyansa nga ako, general na ako ngayon, ganun siya. Tingnan natin kung kaya mo lusutan tong mga kaso mo rito, dahil ang dami mong inamin na mga
violations mo sa Senado mismo under oath. Wala lahat sa 'yan. Kaya sa totoo talaga 'yung sinabi ni ano ni Baste na jackpot tayo. Dahil ano, dahil pulpul ito, dahil kung ito matalino, yari tayo sigurado. Pag ito gumalaw dito ng by the book, wala tayong masisilip. Sabi nga nila eh, do not disturb your enemies while they're making a mistake. Yari kayo diyan. But anyways, reaction ng Kole. Yung mga taga-KOJC, talagang solid. Solid na solid yung mga taga-KOJC. In 16 days, actually since November until kahapon, hindi ka nanalo, Tore. Hindi ka nanalo sa pagsira sa faith, sa paniniwala, sa puso at isip ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Kaya buong mundo naging saksi kung anong klase ng turo talaga ang ibinigay. Kung anong klase ng ano ng pinuno talaga si Pastor Apollo Quiboloy dahil nagre-reflect 'yan doon sa kanyang mga members na talagang kahit na gaano kapuyat, kapagod, init, ulan, pressure, bugbog, 'di ba, bukol, tear gas, pepper spray, ito pa rin sila, 'di ba? Nanalo rito ang KOJC, nakabalik sila sa kanilang simbahan. Yes. Yung mga nasira ninyo pansamantala, madali lang maayos yan. Pero yung reputasyon ng mga pulis na sinira ninyo, panghabang buhay, nakatatak yan sa mga pagkataon ninyo. Lahat ng kayupan na ginawa nyo rito. Okay, so bilang panghuling mensahe po. So ayaw ng pulis ng PNP na ibigay sa ang kustodiya ni Pastor sa AFP, no? Sa AFP. Ayaw doon nila pumayag. Na? Na yung kustodiya ayaw ibigay, hindi sila papayag na ibigay sa AFP. So delikado po yan, ano? Delikado po yan. Kasi kanina, ang sabi ni S.O. Jerry Mulya, pag-aaralan daw nila kung sakasakaling hilingin ng Amerika si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ang wag na wag niyong gagawin dahil AFP ang makakalaban niyo po dyan. Dahil nagtiwala si Pastor Apollo Quiboloy sa ISAP, tapos biglang gagawin niyo, ibibigay sa Amerika. Wag na wag niyong gagawin yan. Kasi kayo po ng AFP ang magkakasubukan dyan. So anyway, ganun pa man, katulad ng sinasabi natin, dalawa lang po ang bagay na pwede natin magpilian sa mundo, yung mali at tama. Doon na lang po tayo sa tama, hindi ko napapabain. Coach Oli? Wrap up na tayo dahil ready na daw yung ating studio. Coach Oli? Okay, so dyan na lang. Abangan natin, susunod yung press con dyan sa Makati. So ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Jay Guevara. At ako po, si Danchan. Ako naman po si Master Judea. Ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas na nagmahal. Good evening. Is SMNI News Channel, truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.